Sumayin niyo ang kapayapaan. Ang plano ng Ama ay napakabuti. Kung makatatalima lamang ang bawat anak niya, tunay na kakamtin lahat ang planong kay buti. Sapagkat walang minithi ang Ama, kundi sa kabutihan ng lahat ng mga anak niya. At kailanmay hindi siya nagnasang, may mawalay sa kanya. Kaya't kung papaano siya'y nagmimithi sa tuwina, na makilalang lubos kung sino siya. Hindi napaparam ang mga aral niya, ni hindi kailanman mamamatay ito, kundi ito'y patuloy na mabubuhay, panahon man ang lumipas, kaganap ay kakamtin sa mga nagsa sa buhay. Alalaumbaga, kung minsan ang tao, natulog lang pagkising, may masamang pakiramdam. Kung minsan naman, ay sarap niyang kumain. Kung kailan siya nabusog, tsaka siya magsusuka. Mayroon namang gutom na gutom. Pagkakain niya, nasiyahan siya. Ngunit, nang matulog siya, umingal ito. Iba't ibang kaganapan sa buhay ng tao. Subalit, yaon ay hindi pagpaparusa, kundi upang magpakilala ang Ama. Sa mga makakakilala, sa mga kumikilala, sa mga dadama, makikita nila kung paano kumilos ang kahiwagaan niya. Subalit sa mga nagbibilang tao tarantang-taranta, ang hanap pagdakay kung ano ang gagawin nila. Ngunit hindi naalalang, dumulog muna. Kaya't kung ang tao lamang ay marunong pagdaka sa mga nagaganap at kananapan sa buhay nila, Ama'y inuuna. Walang kalituhan, walang kaguluhan, walang pagkabahala, walang pagkatakot tulad ng naganap sa iyo kanina, anak. Nawa sa bawat kaganapang pinasisilay sa iyo't pinadadama, makilala mo ng lubos kung sino ang tinatawagan mo. At sa ganap mong kagalingan, napaglisan mo sa dakong ito't natapos mo ng ikasyam, naway huwag mo nang tapusin ang pagkilala sa Ama. At naway huwag na rin mawalay ka sa Kanya. Bagkus kung paano ang simula ng unang araw mo ng pagsisiyam, na araw-araw ay hinanap mo dakong ito, hindi ka man makatungo rito, ihanapin mo sa puso mo ang nagdulot ng kagalingan sa iyo. Kung lahat lamang ng tinamnan sa mabuting binhi ay nagsipagtubo sa mga lupang itinanim, at ang mga nagsitubo'y makapamumunga, hindi lamang ang lupang yaon ang makikinabang, kundi maging ang mga kukuha sa bunga nila. Yaon ang Ama. Ganyan siya. Subalit, sino nga ang magpapaliwanag kung sino siya at ano siya? Niwala nga ang katauhan na sinabi niyang, anak, dito ka sa tabi ko, pakikita ako sa iyo. Kundi ang lahat sa pangungusap niya ay nakakadama. Sa mga aral niya ay nakakakilala. Kung ang espiritu niya ay suma sa kanila. Kaya't yaon ang di kayang ipaliwanag ng di pa nakakadamang tuwiran. Anong kahibangan ang pinagagagawa nila? Anong kalokohan ang gagawin nila sa mga ang palagay ay kay buti na, sa ang palagay nila ay totoo na? Subalit, bakit di nila magustuhan ang mabuti? Bakit di nila matanto ang mabuti? At bakit di nila masuri ang mabuti? Sapagkat kung minsan sa tao, wag lang
mapailalim ang kanilang mga relihiyon, mapalabas lamang na sila ang tama, kahit pagkakasala na, hindi pa rin nila matanggap na sila'y mali at kapwa'y tama. Subalit, kalugod-lugod kaya sa Ama ang mga ginagawa. Kaya't siya o nang naganap sa isang Hesukristo, huwag lamang mapailalim ang kanilang karunungan, hindi nila mapakli ang kamalian, hindi kayang tanggapin ang kasalanan, at ang walang sala siyang pararatangan, at ang walang nagkamali na isa mang gawa siyang hinatulan. O tao, noon, ngayon, at magpakailanman, walang mawawalang mana sa mga ninuno nyo. May sisibol at sisibol pa rin sapagkat anak kayo sa pagkakasala mula kay Eva. Sapagkat siya o nang pinapatay upang mabuhay na ang tuwirang kabanalan at ang malinis na handog mula kay Adan. Hindi nakaunawa ang walang pangunawa. Subalit ang nakaunawa ay nakaunawa nga. Hindi makarinig ang mga bingi. Subalit ang may pandinig ay nakarinig nga. Walang mawawawaan ang di gugusto. Subalit ang nagnanasa ay may madarama. Walang makikita ang ayaw sa mabuti. Subalit ang gumugusto, may pasisilay sa kanila. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Alala umbaga, sumain nyo ang kapayapaan. Sino nga ang magpapakasakit? Pakikiusapan ka. Ikaw namang may takot sa Ama. Mga hinirang na tapat at totoo sa Ama, tatalim at susunod sila. Subalit baliwala sa mga hinandugan na di nagtitiwala. Sapagkat hindi maabot ang ganang gawang mabuti sa pawa na Ama ang nagkaloob. Kaya't kailanman hindi mangingibabaw sa lahat ng tao ang totoo, ang tapat, ang marapat, ang dapat, at katotohanan. Kaya't doon ngayon magaganap ang tinuran. Liligligin kayo, sasalain kayo, at ang matinyas ay matitira, at ang ipa ay susunugin. Mga mahal, gayong tao nga ang nangungusap, subalit hindi gayong katulad sa salitang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumasapit ang dapit hapon, subalit dilim lamang masisilayan pagdatal ng gabi. Ngunit at pasubali, ang liwanag na dulot sa mga natanglawan, di madidimlan ang kaisipan kailanman. Dumaratal ang umaga, lumalaganap ang liwanag sa daigdig. Subalit sa mga may dilim at pinaghaharian ang kadiliman, kailan may walang liwanag na kaisipan na sa kanila'y daratal. Kaya't ito ang pinapatay ng Ama ang dilim at patuloy na binubuhay ang liwanag. Sapagkat ang layunin sa ibabaw ng lupa ay kaiba sa layunin ng tao. Ang adhikain sa ibabaw ng lupa ay iba sa tao.
sapagkat kayo'y sa sanlibutan at ako'y hindi sa sanlibutan. Subalit ang layon ko, kung mimithiit tatanggapin ng tao, magkakaisa nga kami, sapagkat ang handog ko'y para sa lahat, hindi sa iilan. At siya nako, na hindi matanto, di mawari, sapagkat bibig ng tao nangungusap, sapagkat tao ang nakatindig at minamasda ng mata, sapagkat nga hindi makabababa sa inyo na tuwir at hayagan, kaya't katulad niyong tao ang siyang patuloy na ginagamit mula sa simula hanggang sa panahon niyo at sa daratal na panahon pa. Sulong tao ngayong matalirino, suriin ngayon ang pagbigkas ko. Liripin niyo kung malilirip niyo. Subalit ganang akin, lirip na lirip ko. Alalaumbaga, ang pagmamahal ko'y wagas kanino man. Ang katapatan ko'y hindi napaparam. Subalit hindi ito mararamdaman ng katauhan, kaya't kailangan ng espiritong kakamtan. Upang mabuhay sa inyo ang aking layon, upang matanggap niyo ang aking nasa, upang maisabuhay niyo ang aking gawa, at malugod kayo sa aking tinuran. Sapagkat ganang pagkataungan, hindi tututup din man lamang, ni hindi sasambitin at di wiwikain. Kaya't ang muli may pandinig ay nakarinig nga. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, nagkakaedad tumatanda ang tao, gayon din ang puno. Subalit pakatandaan ninyo, anumang edad ang abuti ng puno at ng tao'y mamamatay din. Ngunit at pasubali ang espiritong sa inyo'y bumuhay, sino man ang magkagulang at buong panahon, abutin man ang 100 taon ang kanyang taon na nabuhay sa lupa, mamamatay siya ngunit ang dinulot ng kanyang ama na espiritu'y di mamamatay tulad niya. O mga mahal ko, magbulay sa tinawuran ko. Magtanto kayong lubos. Ano baga ang ibig kong iluwal sa inyo? Kaya't kung tatanggapin ninyo ang walang kamatayan, mamatay man ang inyong laman, ibaon man at magbalik sa inyong pinagmulan, may buhay pa rin kayong tatamuhin. Yaw na yung buhay na walang hanggan. At yaon ang aking handog. Yaw nang sa'king pinagsusumakitan at pinagsusumikapang top din, bagamat di nyo nasisilayan. Kaya nga't ang tumatanggap at totoong tumanggap, gayon din ang tutup din, magsusumakit, na ito pa rin, sapagkat kaisa ko at magkaisa kami. Ngayon, mga mamahal kong matatalino, suriin ang nagtuturan. Suriin nyo ang dinuwal. Anong dinuwal? Dinatalak ni luwal. Upang matantunin nyo ngayon, sino ako sa inyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kundi nga baga, may nais akong tup din gawin sa iyo kanina, anak. Paluluwalin ko ba si Constancia? Subalit nang dahil nga ang nasa ko'y kamtin mo kung anong kulay ng kasutan mo, kalinis at tagumpay, pinasilay ko sa iyo. Yaon nga ako kung tumupad. Hindi ko kailangang magpalagok ng gamot tulad ng tao, sapagkat ang lalagukin nyo ay ang salita ko, na kung pagtitiwala ang tinurang gagaling kay tinanggap mo, walang pagalin lang ang tinamo mo ito. Subalit, hindi nga ganang kayong lahat ay magtatamasa, sapagkat hindi nga lahat ng tao'y tanggap ako,
yamang di nakikita, subalit nasa inyo. Nakikipamayan sa sanlibutan, nakikitahan sa tao bilang templo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Muli anak, sa iyong pagdalaw sa dako ko, binabati kita. Galakay kami din mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos inyong kagalakan, tibay ng loob, kamtin yung ganap. Sa pagsusumakit at pagsusumikap, nasama ay tumanggap. Tulad kung siya'y tinanggap, maging ang inyong naging alipin na tumanggap din. Kaya't kung kaisa nga kayo ng tinanggap, alipin ako't kayo man din. Magkaisa nga tayong lahat. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Sumainyo ang paghahari, sapagkat noon, ngayon at kailanman, di pa napaparam at di mapaparam, lamang hindi lahat ay mapagha-harian. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang lumagok pa lamang ng gatas ay di makakaunawa. Subalit ang nakakangat-ngat at nakangunguya ng matigas-tigas, nakahaging na sa unawa, at ang kumain na ng matigas, nakadama na ng ganap. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Hindi sa pilitan na sa inyo'y mawawawaan, at tuturan kong tanggapin mo yaan, kundi ang wika ko, sumainyo ang kapayapaan. Upang sa gayon, kung sumasa inyo ang kapayapaan, malinis na isip ay sasa inyo man din. At kung malinis na kaisipan ang nasa inyo, mabuting kalooban ay daratan. At kung mabuting kalooban ay sumainyo, pagmamahal ay kakantan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kay tapang naman ni Constancia at kay talino niya. Mga binigkas na minimorya sa nagmula kaya ito sa makatwid mga tao. Ang may pandinig, muli nakarinig. Hatya karamalaya na, aleya karamalaya. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Anak, kung kanina'y nanlalambot kaya't di mo kaya ang umupo, manalig ka. Hanggang sa paglisan mo sa dakong ito, di sasakit balakang mo. Sumaiyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Ang nagsusumakit sa katotohanan at kabanalan, nakakanta niya mabuting aral. Ang nagsusumakit, nagsusumikap sa pangsanlibutan, sanlibutan ang damdamit kaisipan. Kaya't di magtutugmayaan, maliban itakwil mo ang isa at tanggapin mo ang isa. At yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't sa oras na ito, naway puso niyo yung ay ama naririyan. Mararamdaman ninyo kung sino ang pumasok na tuwiran. Nekkaramenehanam,
Nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga, buhay na buhay siya. Buhay nga po ba ang Ama? Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Ang mabuting kaloob ng baluti ng Diyos. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyo. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. At isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyong helmet ng kaligtasan at kunin ninyong tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyong sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugot ngayon na tatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Lingkod at hindi lingkod, may karapatan. Mayaman at mahirap, may karapatan. Matalino at mangmang, may karapatan. Lahat ay may karapatan sa Ama. Hindi lamang ang mga mangangaral. Hindi lamang ang manggagawa. Maging ang tagasunod na tumatalim at sumusunod na tama. Lahat ng nakakaunawa, magagawa ang tama. Kaya tiyamang kayo ay anak ng Ama. Sa oras na kayo nadidimlan, isuot niyong helmet na kaloob niya. Yaw na yung mabuting balita na magbibigay liwanag at magkakaroon ng pangunawa ang nadidimlan. Ibalot ninyo sa inyong kalooban, sa buong inyong katawan,
ang espiritong taglay na sa inyo ay inialay. Sa gayon, walang mananaig na kalaban. Bagkos, mapapatotohanan ninyong sa tuwing ay buhay ang inyong ama. At kailanman hindi kanyo tinutugutan, ni hindi kayo iniiwan at di kayo iwanan. Sapagkat buhay nang sa inyo ay namamayan. Kung tuwir ang sumainyo nga, ang espiritong di nyo nasilayan. Sa gayon, napapatotohanan sa mga anak niyang tapat, ang kanyang salita'y may buhay. Sa mga anak niyang nagsasabuhay, walang pagkabulang na turingan. Kaya't kung papaano sila'y nagtiwala, pakikita ng ama ang kanyang hiwaga. O tao, walang ang ganap magtitiwala sa aking salita. Walang ang ganap na makapaniniwala sa aking niluluwal. Yamang katauhan ang inyong sinisilayan at nasisilayan sapagkat mata nyo'y nakatitig sa kanya bilang nilalang. Subalit ang tanong ko, kaya bagang bigkasin niya ang mga itong kataga? Kaya bagang isiwalat ng kanyang bibig o di lang itutulak ang salita? Sa gayon, doon nyo mapapatotohanan. Kapwa nyo'y maaaring gamitin, kayo man di maaaring gamitin. Kung ang puso ninyo'y taglay nga'y katapatan. Sapagkat nakakadama ang may pandama. Nakakakita ang may maliwanag na mata. Nakakarinig ang malakas ang pandinig. Nakakaunawa ang may pangunawa sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan na hindi mula sa tao, kundi ang katotohanan ay binababa sa mundo ng tao. At ang bawat gumugusto, yaon ang nakikipagtotoo sa Diyos na di nila nasisilayan at nakikita, ngunit tumpak at tama at marapat ang gawa sa lupa. Sapagkat walang taong gugusto ng ganito. Walang taong aalabi ng puso niya sa ganitong gawa. Walang taong mag-aalab sa pagnanasang tupdin ng ganito, ngunit ang di nyo nakikita ay maalab sa paghahandog kahit kanino. Malawak ang daigdig, maluwang ang lupa. Kahit saan kayo magtungo, di nyo masusukat, di kayo makasasadsad. Subalit kayong lahat ay sinukat na ng Ama, bago pa'y pinagkaloob ang inyong pasanit dadalhin, kaya't sinisigurado niya lahat kayo'y makasasadsad sa hangganan ng tagumpay kung siya'y inyong kinamtan. At tuwirang sumainyo, sapagkat siyang nagsisilid ng inyong lakas, siyang nagbabahagi ng inyong liwanag, siyang nagdudulot ng inyong galak, siyang nagbibigay kabusugan sa inyong lahat, yamang siya'y ama nga ng lahat. O aking mga minamahal, ganang katauhay di mawiwikayaon, ganang pagkatao'y di masasambityaan, ganang di nyo nasilayan ngunit dito'y naririto at sa inyong katauhan kung damang-daman ninyo, yaong pangungusap ay mawawawaan nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Ang may pandama ay makadama. Mabuhay ang pananampalataya. Patuloy na matibay ang Ama sa lahat sapagkat di namamatay tulad ng kanyang mga binuhay na tao ang tawag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay bang Ama?
Patuloy kayong magdalanginan sa tuwing ay habilin, sapagkat ang nagpapalagay na may malakas ng pananampalataya, huwag niyang sulohin, bigay niya at ipamahagi, libreng binigay, libreng pamahagi. At siyaon ang nagpapatutuong malakas nga ang pananalig ng taong gayon. Ang kinakausap niya ay nakakapagpatibay sa kanyang kalooban ang katatagan na nasa kanya sa mga tumanggap sa kanyang paghahandog. Subalit ang di makatanggap at makaunawa sa kanyang nakamtan, sayang ang alay sa binabahaginan. Kaya't kung papaano naman itong ama na nagbahagi ay nakasisilay at siyang nakababatid, kung sino ang may pakinabang at pinakikinabangan ang kanyang alay at handog, doon siya tumutupad. Sapagkat ayaw niyang masayang ang kanyang kaloob, sapagkat ayaw niyang matapon ang kanyang handog, sapagkat ayaw niyang mawala ang tao sa lupa na naggupo ng sanlibutan at ni Satanas. Kaya't ang layon at nasa niya, masalikop niya ang kanya, mailagak sa kaharian ang mapipili na mga anak. Mahal na mahal ko kayo, mapapalad at magsigala ang tuwirang puso'y marapat, isip ay ganap sa liwanag, buong katauhan magniningning na lubos. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat ang liwanag na walang kamatayan ay kinamtan at nanahan sa katawan, kaya't sumibol ang liwanag at naghari sa katauhan. Muli, ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaniyahana. 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 Dito nasusukat ang mga katauhan na tuwiran nga ang inabutan ng aking aral ay taglay ang kaloob at baluti, Espiritu Banal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya ayon kay San Lucas, dumating noon ang ilang pariseo, sinabi nila kay Jesus, umalis ka dito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din, sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalay nawa ang dumarating
sa pangalan ng Panginoon. Gayon ang tao, sapagkat hindi nga batid ang ginagampanan sa lupa, tinuturuan ang dapat tupdin at gawin. Pinatatalilis, pinalilihis sa may pagtatangka sa buhay. Subalit, nang dahil nga hindi taglay ay katauhan lamang, kundi bagkos kaya nakatutupad at nakagaganap, buong lakas, buong tapang natutupa rin ang atas, sapagkat ang Ama ang kamatayan at buhay. At yan ang pawang katotohanan. Sa Ama ang buhay at kamatayan. Hindi sa tao lamang. Sapagkat ang nais niyang buhayin ay mabubuhay niya. Ang nais niyang mamatay, walang dahilan ay mababawian niya. Kaya't hindi maaring sabihin ng taong malusog ako, hindi ako mamamatay. May sakit ako, mamamatay na ako. Bakit kayo nababahala kung tunay nga kayong sama? Hindi bagat siya nga ang may kaloob ng buhay? Ano't pinangungunahan ang isip ninyo? Ang takot at nasa inyo ang pag-alala. Sapagkat nga yan ang maliwanag at patutuo ko, pagkatao ang ganito. Kaya't ang may kautusan na nagahari sa kanyang katauhan at ang espiritong nangingibabaw, tibay ng loob ay kinakamtan. Kaya't ang tapang sa pakikipaglaban, di mawari ng sinuman, maliban ang kaisa at huwir ang tanggap, yaon ay ang Ama. Sapagkat kapwa sila magkatulad ng tuntunin, ng layunin, ng hangarin, ng tinutupad at gagawin. Kaya nga't sa tao'y di nakikinig, sa Ama'y patuloy na dumirinig. Sapagkat walang dapat mangibabaw maliban ang Amang bumuhay at nagpahiram ng buhay na taglay ninuman. Kaya nga, maliwanag na tinuran, ang punong nasa tabi ng batisan, kailan may di matitigangan, sapagkat patuloy na sariwa ang kanyang mga sangat dahon at patuloy siyang mamumunga. Sa gayon, patutuong kaugnay ng tao ang espiritu, kung ang mabuting bungay nalalasap ng kapwa niya, maging siyang nakinabang na tinanggap ay Ama. Kaya't di niya dadanasin ang malumbay sa kabila man ang dinaranas sa buhay. Di niya naguguluhang isip na kinakamtan sapagkat di magugulumihanan ang kaisipan. Hindi kailanman matitigatig ang kanyang kalooban sapagkat puso niya'y may galak na tuwiran at di pait ang nalalasap kundi tamis na yung handog na mula sa Amang nagkaloob. At di, ang hirap ang nadarama, kundi ang kagaanan ng loob, hindi galit sa dibdib, kundi pag-ibig. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ngayon tao, patotohanan ninyong kilala niyong tinatawagan niyo. Ang may pandinigay na karinig. Ngayon tao, patotohanan ninyong nadarama niyo ang sinasamba niyo. Ang pagmamahal ay kinamtan niyo. Ngayon tao, patotohanan ninyong sinasabuhay ang aral na nararamdaman niyo sa pangungusap ko. Ang nagsasabuhay, magaganap sa kanya ang aking aral. Yamang hindi katauhan ang pinagmulan, sapagkat tao man ang bumigkas noong panahon ng mga ninuno nyo. Ngunit di katauhan ang talinong pinagmulan, gayon din naman ngayon sa inyo.
Kaya't muli ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Ang may pandamay makadama. Mga galak, kayo anak na tinatawa. Hatya karama leyane. Haleya karamene yane ya karama. Ne karamene yahanam. Ne karamene yahanam. Sinong magpapatugot sa aking mabuting gawa? Tulad ng nagturo na tumalilis at lumihis. Wala. Sapagkat ngayon, ang bukas, ang makalawa at sa susunod pa'y napakahalaga. Kaya't kung ikaw ay may taglay na kaloob sa Ama na tinatawag mong siyang naghandog, gamitin at isabuhay. Sapagkat huwag mithiing masayang ang buhay, kundi sa bawat araw ay pakinabangan maging makabuluhan. Yaon nga ang mapapatambit ng Ama sa inyo. Yaon nga ang aking sasambitin lahat tao. Ang handog ko'y nakinabang kayo sapagkat kayo'y nakipagtotoo. Subalit, sa hindi, kaukulan ko'y di natamo, di nawawaan ang handog ko mainam sa mundo. Yaon ay katulad din naman ng mga ninuno nyo. Kaya't ang mana ay mahirap patayin sapagkat hidhid ang laman, matakaw ang isip ng lahat ng tao. Subalit kung paiirali na yung kaloob na baluti sa inyo, wala kayong nanaisin kundi magmahalan. Yamang alay ito sa inyong lahat o tao. Nekarameneyahanam. Nekarameneyahanam. At papatotohanan naman ang Amang sumugo sa lahat ng sinuguan at lahat ng tumalim at tumupad na nagpakatotoo at marapat na tinupad ang dapat. Salita'y walang pagkabula nagluwat man, pasisila'y pa rin kaganapan. Kaya't sambitin man ang mga propeta'y sinungaling, pinatutupad man din ang Ama mga binigkas nila sa panahong buhay mga ninuno nyo. At magpahanggang ngayon di napaparamang salita, kaya't buhay pa rin magaganap sa lupa, paulit-ulit lamang hinahayag, inuulat sa madla. Kaya't ang patuloy at patuloy at patuloy na magsasabuhay, kakamtinang mabuting aral. Sa tao ang di gusto'y minamasama, mabuti man pawa. Subalit kung ito'y masama at nilolob ng damdamin, mabuti pa rin kinakamtan. Subalit iba kayo't iba ako, bagamat kapwa nyo tao ang pinagtuturan ko. Kaya't nalilis siya ang tao sa totoo sa pananaw niyang kabulagan sa mundo. Kaya't tinatanglawan at patuloy na nililiwanagan upang ang magliwanag ay makatamo. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Tumindig ka na. Kumusta ka na?
kahapon man di may kinamtan ka na, na kung paano kahapon ibayo rin ngayon. Kaya't kung kahapon at ngayon ay pantay ang maganda, lalong masigla ang katawan mo, anak ko. Sumainyong kapayapaan. Katotohanan ang tinuturan ko. Ganang pagkatao'y walang batid sa mga sinambit ko. Ganang pagkatao nyo'y narinig nyo ito. Ang may pangunaway nakarinig sa inyo. Nekaramanayahana. 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 Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Ay, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano nga maunawaan ng tao yung pagkilos ng Diyos sa salita lamang, ano? Kung ibabahagi lamang po ang magagandang kaganapan sa buhay ko, sadyang maring sabihin ng tao, kaya bang eka? Ngunit tanging Ama nakakaalam ng katotohanan. Paano ko po ba napagtibay sa sarili ko na totoong Diyos ay buhay? Doon sa pagbabase mo sa dating ikaw, sa dating ugali mo, sa dating gawa mo, sa dating salita mo, sa dating kung sino ka noon, sa dating buhay mo, konting problema, bagsak ka na. Sa dating buhay mo, kapag mayroong alam mong hindi mo ginawa, pinaratang sa'yo, magpupuyos ang damdamin mo at sigurado makikipag-away ka. Subalit, salamat sa Ama, doon ko napatotohanan. Kay buti pala niya. At maari pa lang ang lahat ng tao ay magbago. Lamang, nasa tao po, kaya hindi makapagbago. Magandang maga sa inyong lahat. Hindi ka papatay, kaya may pananaw ka. At ang pananaw mong iyan, kapag pinairal mo sa nakita mong hindi tama, sigurado magkakasala na isip mo. Buhay ka pa, kaya may pandinig ka. Kaya kapag ang narinig mo, sa palagay mo hindi maganda at pinapasok mo sa puso mo, sigurado magkakasala ka. Subalit, anuman ang narinig mong mali para sa'yo, anumang nakita mong hindi maganda para sa'yo, kung maganda ang linalaman ng puso mo, maganda pa rin mabuti para sa'yo. Sapagkat tinanggap mong kabutihan sa puso mo. At siyaon pala ang ibig sabihin ng mabuting kaloob ng Diyos. Yaong mula sa kanyang banal na espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Sapagkat hindi naman tao ang sa'yo'y nanggagamot. Sapagkat kung tao nga'y walang gaganda diyan. Yaon ang patutuo kong ibig sabihin sa inyo. Gumaganda sa pananaw at pandinig ng tao kung tinanggap sa puso niya ang mabuti't magandang kaloob ko. Maging ang salita. Subalit kung hindi, walang maganda, walang mabuti. Lahat ay masama sa taong masama ang isip at damdamin. At yan ang pawang katotohanan, kaya humamak ang inyong mga ninuno noon. Kaya't humatol ang mga ninuno ninyo noon sapagkat pinagaganda ang kanila, ngunit pinasasama ang mabuti. Sapagkat ayaw nilang tanggapin ang totoo. Sapagkat di nila maamin ang kasalanan nila. Sapagkat hindi nila tanggapin ang kasalanan nila. Subalit kung tanggap lamang, maaamin nilang tama ang dumatal, totoo ang dinatal, at tumpak ang marapat na gumanap. Subalit nang dahil nga hindi,
marami ang nagkasala sa mabuti, sa tama at marapat. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag. Sumayin niyo ang kapayapaan, aking mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Kung papaanong naghuhukay habang hinuhukay niya'y lumalalim ang kanyang hinuhukay, gayon din ang nananampalatayang palalim ng palalim ang pagtupad. Lalo niyang matatarok ang kalinawan at katotohanan. Kaya't iba ang nakikipagtotoo sa nakikitangay-tangay sa kapwa-tao. Nekarameneyahanam! 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 Sumama ka man sa agos ng tubig kapag nalumod ang sinusundan mo, pati kay lumod. Subalit kung alam mo ang matuwid, hindi ka tatama. Sa alam mong mali, kaya't ikay lilisya. Kaya't pababayaan mo ang kapwa mong nagkakamali na kung malakas ang loob mo, iyong itama. Nang maging ikaw din ay kalugdan ng ama mong pinagmula ng iyong kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang inyong kagalakan, minamasdan niyo'y katauhan, kaya't gumaling man kayo, wala kayong nadama at pagbabagong nakamtan. Subalit kayong nakadama, nakilala niyong nagpagaling sa inyo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Kaya't kapag kinamtan na ang pakinabang, lilisa na at iniiwan ang lahat ng nagbahagi ng katuparan. Ang nagpaalipin, ang nagbahagi ng gagawin, at ang tunay na pinagmulan. At sanlibutan na naman ang tinunguhan. Kaya't nagbalik ang katauhan sa maling gawa sa unang buhay. Gayon ang mga anak ng ama na minahal niyang lubusan. Nakapagbago lamang ang nais magbago at ang ayaw mahirap para sa kanila. Kaya't mapapalad at magsigabong galak ang totoong tumanggap at nakakilalang ganap. Purihin niyo ang ama na aking pinakilala at binaba sa kanya ang katauhan na ginamit ko, yaon ay ang harap ninyo'y nasisilayan ay tao. Subalit, magtanto kayo, magbulay kayo, kung ganang katauhay, kaya bagang sambitin ang aking mga niluluwal. Kaya nga't iniiba ko ang mga kataga ko, upang patotohanan ko sa inyo, ang salita ng kapwa-tao'y madaling pag-aralan, ngunit ang wika ko'y mahirap niyong gawin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't mapapalad ang matatalino na tinanggap ay talino ng ama, ang mataas na nagpakababa ng dahil sa kanya, tuwirang higit pang galak ang tatamuhin. Tao, magalak nga kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kayo'y mahalaga sa lahat ng nilikha, kayo ang binigyan ng buong kahalagahan. Kaya't wala mang kayong timbang. Sinidlan kayo ng kaparaanan upang magkatimbang. Iyon ay ang espiritong sa inyo'y naging taglay. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ang may pandinig muli nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Sapagkat kayo'y aking mga minamahal.
Nekkaramenehana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Naku. Tingnan niyo po ang kaganapan sa dakong ito, no? Pag nilaya ninyo, tandaan po ninyo, sa bawat araw may mga mensahe, kaya lamang mahirap paniwalaan pag hindi pa nakikita, no? Tandaan po ninyo, buo-buong binabahagi, supot-supot baga, pare pamahagi. Sapagkat, sa ngayon din pa ninyo maunawa ang ganap. Ngunit kapag dinatal na yung takda, maunawa nyo lahat ang handog dito kung ano ang kaganapan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, kaya't mapalad ang di nasubukan ang Ama. At winika niya, malalika na. Bawat araw, welcome ako sa inyo. Naghihintay, alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang nangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Parte-parte! 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 Hindi party, ha? Party, party! Salamat sa napakagandang mesa ni kapatid na amor. Buhay ba ang Ama? Parte-parte, parte-parte, parte-parte. Mga anak, dito kayo. Baka tamaan kayo sa ulo. Matigas ito, mga anak, matigas. Sulong, tabi kayo, tabi. Tabi kayo. May natututunan ba kayo? Bakit ang hirap niyong ituwid? Ha? Diba dapat mabait kayo? Ang batang mabait, laging may natatanggap. Subalit yung hindi marunong sumunod, laging wala. Sige, tingnan natin kung mabait kayo, ha? Parte-parte! Parte-parte! Ah, sige, parte-parte! Ay, ay, ay. Oh, kitang-kita ko yan. Masama yan!
Oh, partihin mo sila ha. Oh, bigyan mo sila anak. Bigyan mo sila. Oh, sige. Parte-parte. Oh. Parte-parte. 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 Sumabog! Yan! Sumabog na! Parte-parte! 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 Oh, parte-parte! Parte-parte! Buhay po bang Diyos? Kung nakita nyo po, yung nakabasket dito, dito nagkaroon, ano? Eh, yung pong mga nakasupot, eh, wala sila doon. Kaya doon naman, ganyan kabuti ang Ama, di ba ga? Napakadakila ng Ama. Kaya loob at labas, nagpapakain siya. Labas na bibig, loob ng katawan, para kayo'y mabusog ng tuwiran. Buhay bang Ama? Kaya, may sakit pa ba kayo? May sakit pa po ba kayo? May sakit pa ba kayo? May sakit ka pa ba na? Lumundag ka nga. Aba, pwede ka nang di bumalik niyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, wala naman kayong maririnig kahit datnan panawan ito eh. Lahat ng gumaling, umalis, masaya pa rin ang gawain ito. Subalit, hindi natitigang. Ibig sabihin, laging may daloy. Daloy ng pagmamahal ng Ama, kaya laging may babahagi na ibigin ang babahaginan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang tawag magmalaki sa Ama. Ngunit, sumuko. Buhay ba ang Ama? Nag-usap na tayo kanina. Patnubayan ka ng Ama. Sige. Buhay ba ang Ama? O ikaw! Wag! Hindi ka sa kanya kumukuha ng lakas, anak. Tama. Tama. Doon ka dapat kumukuha ng lakas. Sa Diyos ka aasa, sa Diyos ka hingi ng lakas, sa kanya magmumulang lakas mo. At salamat sa daddy mo na binigyan ng... Yon, tinama ko lang yon. Tinama ko lang ano? Sapagkat yun ang dapat na mabatid mo. Sapagkat kundi siya sisidla ng lakas, wala rin siyang lakas. Kundi siya sisidla ng pangunawa, wala rin siyang pangunawa. Kaya't lahat ng galing sa kanya, galing doon para sa ibigay sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mami na mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw ay kay ligaya at kay saya. Kung tinanggap ay Ama, tama ba ga? Oh, subuka ka pa ba? Buhay ang Ama. Kaya dahil buhay ang Ama, maraming pinakita sa iyo, no? Sana, sabi ng tao, nawa ang mga pinakita sa iyo, huwag nang mawala pa sa iyo. O ikaw, yung gusto mong ipakita, nakita ba? Kaya yan ang sinasabi ko eh. Mahirap makita nila yung mga nakita mo.
batid ko. Yan ang sinasabi ko. Kilala ko na. Alam ko na. Hindi nila madama yung pagpapahalaga at pagmamahal sapagkat hindi nga nila pinaniniwalaan yun. Tsaka hindi papayag, syempre nga naman. Kakahiya yun. Oh, aking mga mahal. Common sense, sabi ng ama. Subalit alam niyo po ba? Mabuti pa nga yung mayamang mayaman eh. Nakakaunawa sa ganyang gawain. Pag may pandama, hindi ang relihiyon ang pinaglalaban ang ama. Magalit at matuwa ang tao, totoo yun. Sapagkat kung kilala mo siya, di mo hamakin ang kapwa mo at di mo sisiraan. Hindi mo rin husgahan. Sapagkat kilala mo ang ama at alam mo kung paano siya gumawa. Kaya, ang lahat ng ginagawa ni Apo Kunching, sa nakakadamat hindi, pagbibigay lang. Sa gayon, upang mapadaba ang pagpapahalaga sa kanila. Ngunit di nila madama. Mas mainam na yun sapagkat sisisihin pa siya pag may nangyari. Sapagkat sana nga bubulungan kita, chismis yan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Maraming tao magaling magsalita, ngunit ang gawa'y hindi tama. Ngunit may mga taong di nagsasalita, gumagawa. At yan ang mas mabuti, kaysa ngawa ng ngawa, na walang gawa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kataasan, babagsak yan ang ama. Kapalaluan, hahawiin niya ng ama. Kababaan, tataas siya ng ama. Kaya't hanggang saan ang mga nagmamataas? Hanggang kailan ang mga nagmamapuri? Wala lahat siyaan sa pananaw ng ama sapagkat siya'y tapat at totoo ang nasa. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Alam niyo po, kagabi nung magpunta kami doon sa may ginawakan ako ng kamay, sinubo. Tapos doon sa duration, sabi nila, ako daw ay kumamay. Hindi ko naman kasi alam yun eh. Kaya, di naman ako nagka-virus, di naman ako na-infection, di naman ako nagkaroon ng toxic, kasi saan ba nagmumula ang nakapagpaparumi sa tao? Sa loob o sa pumapasok? Yan. Kung ang laman ng puso niyo'y malinis, kahit ang kamay niyo'y di naghugas, sumawa ka ng sugat, ay walang papasok na marumi. Buhay ba, mama? Kaya lang, totoong-totoo, pag nasa pagkatao, nakapaw, sigurado, nakailang hugas, may sanitizer pa. Purihin ang ama, huwag kang magdaramdaman. Halimbawa lang yun, subalit di naman ako nandidiri sa'yo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mamahal, ganyan ang tao. Madirihin kunwari. Pero alam mo ba, ang tunay na nandidirit madirihin, dapat nandidiri siya sa kasalanan niya.
Buhay ba ang ama? Sa kasalanan niya, doon siya mandire. Huwag doon sa nakikita niya. Naka, may kilala ako. Naku po, kung magsalita sa kapwa niya nung panahon na yon. Ay, 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 may sugat keka, huwag kang ano. Ah, wari ko yata ngayon eh, amoy mabaho na rin. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Ganun lang, sabi nga ng ama, kung ano ginawa mo, daratal din sa'yo. Eh, kaya nga po nakakahiya pala sa Diyos pag alam mo na at nakilala mo na siya. Nakakatakot na palang sa lansangin yung salita niya. Dapat pala kapag alam mo na yung salita niya, huwag mo nang sasalansangin. Isa buhay mo pala, sapagkat habang kumakalaban ka sa kanya, lalo kang napapasama. Eh hanggang kailan? Hanggang kailan? Alam mo ba kung hanggang kailan? Alam mo ba kung hanggang kailan ang buhay mo? Hindi. Kaya, habang may buhay, ama'y iyong tanggapin sa isip at damdamin. Siyang sa inyo'y mangibaba upang tuwira magunita ang lahat ng marapa at sa inyo'y magawa ang dapat sa inyong buha. Tandaan ninyo, kung minsan ayaw man ninyo nangyayari sa buhay niyo, subalit pinatupad man ang ama ito, kung matibay at tapat kayo sa kanya, siya pa rin magbibigay lakas, tibay ng loob niyo, galak sa puso niyo, at pagkahulagpos hanggang mapagtagumpayan niyo. Kung minsan, kung ano yung gusto ninyo, parang hindi nyo makuha-kuha, parang hindi nyo makamtan, ngunit huwag kayong tutugot. Patuloy kayong manalig manampalatayang matapat. Huwag kayong mag-alin lang sa kanyang kapangyarihan. Sa hindi nyo namamalayan, ito'y nakakamtan. Kung minsan akala mo baga, ika'y pinabayaan at hindi ka naalala. Sa palagay mo lang yan, sapagkat kailanman eh hindi ka pinababayaan at nalilimutan, kundi minamasdan ka upang ika'y patatagin pa at lalo pang maging marapat sa pananaw niya. Kung hindi ka nagbago ng pagtitiwala, kung hindi ka nalayo sa kanya, kung hindi ka nag-alinlangan, higit sa inaasahan mo, daratal sa buhay mo, nagalak ng puso mo, ligaya ng buhay mo. Sapagkat kung papaano ang bahaghari ay may kulay, nais ng ama'y maibigay sa iyo makulay na buhay. Sapagkat kung papaano malawak ang daigdig, ang nais ng ama'y maging galak sa tao, sa mga anak niya, sa nakikipagtotoo, ang lawak ng pangunawa at lawak ng naabot ng kanilang diwa. Sapagkat kung papaano maganda ang bawat nakikita mo, mga buhay na pananim, ganyan ang gusto ng ama, maging luntian ang kulay mo, maging buhay na buhay ang pananalig mo, sapagkat doon papasok ang mabuting pag-iisip at magandang damdamin mo. Kung papaano mo nalalakaran ang daan, ang nais ng ama'y lumakad ka tumahak sa matuwid na daan, sapagkat ang layo niya, ika'y anak niyang maging totoo, maging tapat, at kamtin mo kaligtasan. Ano nga bang ayaw ng amang maganap sa iyo? Yang malis siya at mawalay sa kanya. Subalit, ang lahat ng umaayaw, napaparumi, napapalungi, saan pumaparoon, sa lisyang daan. Tao, ang nais ng ama, kamtin ang katotohanan, magsabuhay sa katotohanan, gawin ang katotohanan, mabubuhay ka sa katotohanan. Sapagkat ang ama ay ama, noon, ngayon, at kailanman. Walang pagbabago, hindi nagbabago, at di magbabago, noon, ngayon, at kailanman. Isa pa rin at isa lamang, Diyos ng katotohanan, Diyos ng buhay, Diyos na mapagmahal. Yamang kayo, anak na tuwira, kamtinin nyo ligaya ng buhay, kapayapaan ay marapat, sa inyo ay ganap manahan, upang kayong lahat ay ma-
tagumpay, tao. Mahal ko kayo. Yan ang pawang katotohanan. Pinabibigkas, binibigkas ng bibig na ito upang madama nyo at tuwirang gunitain ang pagmamahal na dulot sa inyo. Kapag dumaratal sa inyong puso ang lumbay, kapag nakararamdam kayo ng galit, ng hinanakit, ng puot, ng inggit, ng selos, pahawi nyo sa mabuting salita sa banal na aral na inyong tinanggap kung isa sa buhay. Doon mamamatay lahat ng damdaming pagkatao at mabubuhay ang damdamin ng Ama at di mananaig ang laman sa inyo, kundi ang Espiritu Santo upang hawiin ang dilim ng buhay niyo. Yamang kayo'y anak ng Ama, patuloy na sa inyo'y alay ang marapat kailanman. Kaya't kayong lahat sama ay maglaga, kayong lahat sa Kanya'y tumangga ng tuwirang isip, damdaming taglay ng buhay na sa inyo'y pahiram lamang. Yamang kayo'y tao, siya'y Diyos na totoo. Inangkupan kayo ng Espiritu Santo upang makamtan liwanag ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ama, naririto ang iyong mga anak. Ilan sa laksang bilang sa sanlibutan na iyong binuhay na tinawag mong mga anak. Kamtinawa nilang tuwiran ang kaloob mo, manahanawa sa kanilang iyong baluti. Baluti ng Espiritu, maging helmet nawa sa kanilang iyong mga salita at maging daan ang katotohanan ng kamtinilang buhay na walang hanggan at kaligtasan. Naririto sila, mamasdan mo sila. Palisanin mo sa dakong itong taglayang galak at kasiyahan. Kapayapaan sa kanila'y sumibol at mabuhay na tuwiran. Gayon din ang mabuti. Sa gayon, makapamumuhay sila ng naayon sa iyo at din ang kanilang ganang kalooban. Ama, pagpalain mo sila ng mga iba't ibang pagpapalang kabutihan at makabubuti sa kanilang buhay. Makilalang lubos ka, yamang ikaw ang tunay na Ama. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Kapalad po kayo, dinudulog kayo ng Panginoon. Wala po tayong gawain bukas, Sabado at Linggo. Magkita-kita po tayo sa araw ng Lunes. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bukas ay traffic na sa simenteryo. Araw ng mga patay. Gusto mo bang maging araw mo na yon? Ayaw mo ano? Kaya huwag kang manindim. Eh buhay ka pa, pinapatay mo na damdamin mong maganda at magigalak. Eh de, wala ka man doon, hindi ka man nakabuaw natin, hindi ka man kinakandilaan, hindi ka man binubulaklakan. Eh, pero patay na puso mo, eh, paano ka pang masaya niyan? Tama po ba? Kaya, gusto niyo bang magpiesta si... Gusto niyo po bang magpiesta si... Kayo na nga bumigkas. Wag po, malulumbay ang Ama. Ang gusto ng Ama, siyang malugod at masyahan. Buhay ba, Ama? Kaya, gawin niyo ang kalugod-lugod sa pananaw niya at mararamdaman niyong kasiyasiya sa puso niyo. Kaya, kayong lahat, humayong, may kapayapaan at galak. Tayo na po. Magkita-kita sa Lunes. Eh, kala niyo sa sementeryo? Buhay po ba, Ama?